So this time naman guys, ang gagawin natin, so mag-create tayo ng table and lagyan natin siya ng search bar para pag search natin, kung ano yung sinesearch natin sa table, so yun lang po ang mag-filter na record. Okay? So first, need nating mag-create ng HTML. So itong ano na to, tricks na to, so kahit wala siyang database, so pwede tayong mag-search sa table. Okay? Then mag-add tayo ng style, so, then body. So dito sa body, mag-create tayo ng input type, then text ID, my input, and then on key up. So dito sa on key up, mag-create tayo ng function. So ito yung i-call natin mamaya sa ating JavaScript. Then placeholder search record. Okay. Then next naman, so mag-create tayo ng table. So table, then ID, my table. Okay, so next dito, mag-create tayo ng tr, and then th, table header. So itong table row, lagyan natin ng class, and then lagyan natin siya ng sys is properties is header, and then dito sa th natin, lagyan natin siya ng name, and th, and lagyan natin siya ng address. Okay, then next naman, so mag-create tayo ng another tr, then td. So itong td, so define as table data. So for example, kung meron tayong database, so dito natin i-display ang ating mga data or record. Okay, so table data. So for example, lagyan natin ng name. Then next is address. Okay, then copyin lang natin to. So example lang po. Then at yung address, lagyan natin siya ng Manila. Okay, so yun guys, so meron na tayong record. So next naman ang gagawin natin, so kung ano yung i-search natin dito sa ating search bar, so yun lang po ang ma-filter sa ating record. Okay, so for example, mag-search tayo ng address, so dapat ang itong record lang ang makita sa ating record or sa table. Okay, so dito sa ibaba, so mag-create tayo ng script. Okay, so dito sa script natin, so function, then i-call natin ang onKeyUp function. So dito mag-create tayo ng bar, then input, then filter, then table, tr, td, I, then takes value. Okay, then equal natin ang input equals document.get by ID, then i-call natin ang my input, so ilagay natin siya dito, then i-call naman natin ang filter equals input,
dot git dot value dot to uppercase. Okay, the next is table equals document dot git by element id, then i-call natin ang my table. Okay, then next i-call natin ang tr equals table dot git element by tag name. So ito, and then dito naman, so ilagay natin ang tr. Okay, then next dito sa ibaba, so lagyan natin siya ng 4. So i-loop natin equal 0, and then i, then tr.length, then incremented by 1, then i-call natin ang td equals tr, then i dot git by elements tag name, then i-call natin ang td, and then 0. Okay, then if td, then call natin ang text value equals td dot text content and td dot inner text. Then dito naman, so lagyan natin ng if text value dot to uppercase. That index of, and then filter, then negative 1. Okay, then dito sa ano natin, lagyan siya ng tr, then i, then that style that display equals, then else tr i, then dot style dot display equals none. Okay, so yun guys, then i-try natin i-search. Okay, so yun guys, so i-try natin i-search yung name na Haryo. Okay, so siya lang po ang makita. So kahit walang database po tayo, so pwede tayong mag-search ng record na galing sa ating table. So for example, itong Amoryo. Okay, so yun guys, for example, since dalawa yung record na yan, so lagyan natin ng specific record. Okay, so yun guys, so nag-filter ang ating record. So every time na mag-search tayo, so automatic siya mag-filter. Okay, and then ang next naman natin is lagyan natin siya ng CSS para mas maganda siyang tingnan. So dito sa style natin, so then asterisk, then lagyan natin ng box sizing, then border box. So then next i-call natin ang my input, then lagyan natin ng width is 100% para responsive, then font size lagyan natin ng 16px, then padding
is 12px. So magdepende sa inyo guys kung ilan yung ilagay natin na px. Okay, so magdepende na po sa inyo. And then next is border 1px sulit. Then yung color, so color gray. And then margin bottom, lagay natin ng 12px. Okay, then next naman, so equal pa rin natin ang my table. So ang next, equal natin ang my table. Then lagyan natin ng border collapse. Then collapse. Then width 100%. And border 1px solid. Then color is gray. Lagyan natin siya ng font size 12px. Lagyan natin siya ng 18px. Okay, so yan guys. Then ang next, i-call natin ang my table. At then i-call natin ang th. Then my table td. Okay, then lagyan natin ng fix align. Then left. Okay, then lagyan natin siya ng padding 12px. Then i-call natin ang my table. Then tr, lagyan natin ang text align left. And then a border bottom, so 1px solid. Then color gray. Okay, so napansin niyo dito guys, meron na siyang border. Then kung i-resize natin ang ating page, so automatic mag responsive yung table kasi naka 100% po yung width natin. Okay, so ang 100% is equivalent siya sa responsive na screen. Okay, and then next naman, so lagyan natin ng my table, then tr.header, then my table, then tr hover. Okay, so every time na mag hover tayo sa mouse nito, so dapat meron siyang background. Okay, so then lagyan natin ng background color. So for example, if one. Okay, so yun guys, so every time na mag hover tayo, so meron siyang color. So pwede naman siyang palitan ng color, so magdepende sa inyo. For example, itong green. So every time na mag hover tayo, so meron siyang color. Then pwede natin ipalitan yung text every time na mag hover tayo. So for example, color, then white. Okay, so yun guys. So every time na mag hover tayo, so meron siyang color. So yan lang po guys. So I hope na may natutunan kayo kung paano natin i-filter ang record na galing sa ating table. So kahit wala siyang database, so pwede tayong mag-filter gamit ang JavaScript. Okay, so konting script lang, so pwede na natin siyang ma-search, magdepende sa ating i-search na record. Okay, so yun lang guys, and I hope na may natutunan kayo. And don't forget to subscribe my channel, SearchCodePH, and